ligawan ni Dax, edi okay, fine, hindi. Pero kung oo, edi good luck sa'yo. And goodbye, kasi for sure mawawala ka na dito sa hospital. Ang sabi nga ni Eric, I want to bring the glory days of Apex back. And that's exactly what he's doing. I just hope it doesn't end up like Carlos. Akala mo mabait, pero may sungay palang itinatago. Oh, Beng. Eric is a good guy. Hindi siya katulad ng asawa mong doble cara. He's definitely not like Moira. Bakit naman ako papatol sa taong sisirain yung buhay ng mommy ko? Yung buhay ko, kung ikaw yung nasa sitwasyon ko, magkakagusto ka ba sa taong magpapakulong sa mahal mo? Hindi, di ba? Andaling pinoprotektahan lang kita. Pero, Nick, haya ko po yung sarili ko. Hindi ka uubra kay Carlos! Kahit naman po, andito lang po ako sa bahay. Kung dumating po si Don Carlos, hindi po natin siya mapipigilan. Sundin mo ko nung sinabi ko sa'yo. Pero na, hindi ako pwede... Analyn! Pabiyabo mo na lumamig ang ulo niya. We may have different ways of doing things, but our goal is the same. Ang pabagsakin ang mga tanya. At dahil alis na ako, kailangan ko nang magtutuloy ng mga plan. Well, then you've come to the right person. Dahil hindi ko lang itutuloy yung plan mo, but I'm going to make sure that it's more devastating. Ang pabagsakin ang mga tanya. May kasalanan naman talaga yung mami mo eh. Pero Dax, mami ko pa rin siya. At mahal ko siya. Wala namang perpekto sa mundo eh. Lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Alam mo, Dax, hindi ka mahirap magustuhan. Hindi ka mahirap mahalin. Kaso lang, wala eh, masyadong komplikado. Hindi pwede. Pwede, Zoe. Pwede. Dax, okay lang. Zoe, ang ibig mo bang sabihin kung hindi ako mag-witness sa mami mo at hindi ko siya ididiin, pwede maging tayo? Posible naman yun. Pero wag na, masyado lang maging complicated. Tsaka, kung magkakaroon man ako ng boyfriend, gusto ko yung magugustuhan ni Mami. Pero, hindi kasi ganun kadali yun eh. Dax, okay lang. Wala man akong sinasabi, di ba? Pero, ayun nga. Sabi nila, di ba, pag gusto mo, may paraan. Pero pag ayaw mo, daming dahilan. Zoe, sandali lang. Pag-usapan natin to. Hindi ko talaga pwedeng gawin yun eh. Nax, okay lang. Siguro nga, hindi tayo meant to be. Pero okay lang. Malapit ka na namang ma-discharge eh. Babalik na tayo sa kanya-kanya nating buhay. Mamimiss kita. Zoe, Zoe, pag-usapan natin to. Si daddy mo, si tita mo. Tsaka ko, boboto sa akin yun kasi itistigo ako eh. Zoe, sige na, pag-usapan natin to. Zoe. Doc Zoe, simula ngayon, yan ang itatawag mo sa akin. Doktor mo ako at pasyente ka na. Let's keep it that way. Zoe. Zoe, pag-usapan natin to. Zoe, sandali lang. Zoe! Gaano bang kahirap kumbinsin niya mo lang utak na kriminal na yun, ha? Eh, ano gagawin ko? Ayaw niyong pumayag na hindi mag-witness against you. Ang sabihin mo, you don't really care about me. Hindi ka na naawa sa mami mo. Anong hindi naawa? Mami, ginagawa ko na lahat ng pinagagawa mo sa akin. Kaya pinagbabantaan ako ni Justine at ni Tita Giselle. Paaalisin nila ako ng Apex pag nalaman nila na nagpapaligaw ako kay Dax. I'm risking my life here. Para hindi mo man lang ako na-appreciate. Oh, sige na. I'm sorry na. No, Mom! Pagod na ako sa lahat ng pinagagawa mo sa akin eh. Anak, kaya ako lang naman pinapagawa yun sa'yo. Para masamahan kita at maprotektahan kita.
Alam ko naman na mag-isa ka na lang eh. At saka, tayong dalawa na lang ang magkakampi. Eh kung may iba ba naman akong kakampi, di sana hindi na ikaw yung pinakikiusapan ko. Alam kong pagod ka na. And I'm sorry kung nape-pressure ka na sa akin, pero anak, kailangan kita. I'm sorry. Hindi ko na rin kasi alam yung gagawin ko eh. I know and I understand. Huwag ka mag-alala. May naisip na akong plano. Lynette, sumasakit ba ulo mo? Chang, sumasakit po yung ulo ko dahil kay Annalyn. Lynette, huwag mo naman sanang mamasamain, ha? Pero kasi, parang sobra naman yata yung paghihigpit mo kay Annalyn na pati doon sa kanyang hanap buhay, parang ayaw mo na siyang papasukin. Agree ako dyan. Oo ka na eh. Alam mo naman kung gaano ka-importante kay Annalyn ang pagdudoktor. Mas importante pa po kaysa sa buhay niya? Sige nga, tanungin ko kayong dalawa. Paano magiging doktor yung anak ko kung mapapahamak siya dahil kay Carlo? Sige nga! Lynette, naiintindihan ko naman na nag-aalala ka eh. Pero anong gusto mo mangyari? Tumigil yung buhay niyo dahil sa takot? Ano, maging parang kambalto ko kayo ni Annalyn? Lagi kayo magkadikit dahil takot na takot kayo? True! Eh di parang hindi rin kayo nakalaya kay Carlos. At lumala pa. Hindi pwedeng ganun, Lynette. Baka mamaya magrebelde yung anak mo, ha? Oo nga, Lynette. Tsaka, mabuti kayong tao, lalong-lalo na si Annalyn. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Diyos, ha? Alam ko naman yun, eh. Pero si Carlos, demonyo yun. Hindi uubrang dasal sa kanya. Ang sungay, ang katapat sungay. Lynette! Alam mo, Diyosa, mabuti na lang at walang baril itong si Lynette. Dahil kung hindi baka mabaril niya si Carlos, siya pa ang kulong. Pwede ho ba iwan niyo muna ako mag-isa? Sige. Matulog ka na rin, ha? Hinga ka na. Ito na po, sir. Kompleto na ito, ha? Opo, kompleto na po yan. Easy. Okay. Sir, ito pa po yung karagdagan po, sir. Makikiingat na lang po. Kompleto na rin po yan. Salamat, Oliver. Sige po. Okay. Sito po ako, sir. Sige. Salamat po. Sigurado ka na ba talaga dito? Oo, Michael. Kailangan matuto na akong lumaban para sa anak ko. Hindi ganun kadali gamitin to, ha? Alam ko. Kaya gusto kong matuto. Sana akong gustong pakiusap sa'yo. Kung pwede sana,
sa atin lang to. Huwag mo na sabihin kahit kanino. Sir, sandali lang, may iniantay lang ako. Sige. Hi, Zoe. Ang ganda mo naman. Alfredo. Hindi na pa kita hinahanap. Napuntahan mo na ba yung patient sa 402? May referral sa Yuri yun. Hello? Ah, sorry, Dr. Tanyag. Medyo na-distract lang ako sa ganda mo. Sige, punta ka na. Ah, Doc, by the way, you smell good and you look good. I mean, matagal na naman, pero mas mabango at mas maganda ka na today. Ikaw talaga, napakabolero mo. By the way, nag-lunch ka na ba? Gusto mo sabihin na tayo? Sorry, madami akong ginagawa eh. Pero, later dinner, baka gusto mo kami. Talaga? You know what? Maybe you na-realize. Cute ka pala. Bawang gupit lang. Paano? I'll see you later. See you. Zoe, sandali nga. Ba't ka makikipag-date sa lalaking yan? Why not? Single naman siya. Single naman ako. So, ano mali doon? Eh, paano ako? Dax, pinag-usapan na natin to, di ba? Baka nga, hindi tayo meant to be. Ang hirap naman kasi ng gusto mo eh. Wala na ba akong pwedeng gawin para maging tayo? Dax, isa lang naman yung gusto ko eh. Yung lalaking gagawin yung lahat para sa love. Kaya lang, hindi ikaw yun. Alam mo, Lynette, naiisip ko lang, parang hindi tama yan eh. Nagigilty ako, baka magalit sa akin si Annalyn. Alam mo, kilala ko yung may-ari ng shop na yan. Pwede ko ibalik yan. Hindi, Michael. Kailangan ko to. Andito naman ako anytime na kailangan mo na tulong eh. Balik na natin yan. Michael, baka mamaya madamay ka pa. Hindi na. Tsaka isa pa, nandiyan naman si RJ. Ano bang plano mo, Lynette? Makikipagrelasyon ka ba kay RJ ngayong wala na si Carlos? Michael, hindi naman naliligaw sa akin si RJ. Hindi pa. Pero kilala naman natin si RJ. Naghihintay lang yun ang tamang panahon. He likes you. Ikaw ba? May gusto ka pa rin sa kanya? Hindi naman nawala, Michael, eh. Kahit na ilang beses kong kumbinsihin yung sarili ko na masama siyang tao, sinungaling, manluloko, wala si RJ talaga eh. Thank you.
Uulitin ko na yung sinabi ko sa'yo kanina na andito ako parati para sa'yo, anak, ha? Teka. Anak? Si Annalyn lang? Eh, syempre naman. Eh, kasama siya. Waiter. Bigyan mo pa nga ako ng... Sir. Isa pa. Isang bote. Marami na po kayo, ah. Bigyan mo ako isa pang bote. Kaya ko pa yan. Baka po gusto nyo lang tawag ko kayo ng taxi. Ha? Tawag? Sige. Tawagan mo si Lynette. Kailangan mo si Lynette? Hindi po. Sa bagay. Alam mo, pakialam sa akin yun, eh. Wala siyang pakialam. Puro RJ. RJ. RJ ang bukang bibig dun. Alam mo si RJ? Binigay ko lahat. Sa kanya, pamilya niya, sa anak niya. Pero wala eh. Alam mo yun? Baliwala lang. Alam mo ba? Alam mo ba pakiramdam ng doormat? Doormat? Alam mo ba doormat? Opo. Doormat! Diba? Andyan lang yun eh. Yan. Doormat. Napakapakang parati. Nagpapaapak naman tayo. Naghihintay na ma-appreciate ka. Pero, wala siyang pakialam sa doormat. Kuha mo ba? Sir, tama na ho. Naiintindihan mo ba ako? Kuha mo ako! Tama na ako, sir. Kung gusto nyo, kausapin nyo na lang po yung Lynette para matapos na po yung problema nyo. Ay mo, wala kang kweta kausap eh. Kunin mo nga yung bill ko. Yes, sir. Bad trip to. Ano, pinagsasabi? Ang lakas siya umino. Hello. Next time ulit, ha? Dapat kasama na si Greg. Asa ka? Yes, please. Sige. Patahan kita doon, ha? Oo. You're right. Sige. Bye-bye. Ingat. Kita tayo. Oh, sorry. Sorry. Michael. Sorry. Lasing na lasing ka. Hindi, okay na. Kaya mo pa ba? Kuya. Yung bahay ko, iniwan ko na doon. Hello, Denise. Si Michael. Nga po, sayang eh. Oh, Michael. Kanina ka pa namin hinihintay ni Chang. Ner. Pwede pa tayo mag-usap. May problema ka ba, Michael? Oo. Ikaw. Ikaw yung problema ko. Oh, Michael, halika na. Lasing ka na. Gusto mo siyang balikan? Ha? Ano ba meron niyang RJ na yan? Wala ka ng ibang bukang bibig. Kundi RJ, puro RJ na lang. Ah, kumalma ka lang. Kalma lang. Okay. Ang intindihan eh.
Niloko ka niya. Di ba? Sinaktan ka niya eh. Iliwang ka niya nung panahon na kailangan mo siya. Gulo-gulo ng pamilya niya eh. Ba't gusto mo pa rin siya? Halinit. Michael, mabuti pa siguro sa bahay na lang tayong mag-usap, ha? Kasi may mga tao dito na kakaya eh. Alika na, umuwi na tayo. Che! Mahiya ka niyo sa mga tao na yan. Ba't ikaw? Hindi ka ba nahiya na nagpapakatanga ka diyan sa RJ na yan? Tumigil ka na, ha? Kalma lang, kalma. Kalma lang. No, kalma! Sa kakakalma ko, unti-unting nawawala at pinakamamahal ko. Yun eh. All these years, mahal pa rin pala kita eh. Ikaw pa rin yung gusto ko. Ayaw kong mawala ka sa akin. Ano, Sini? Wala ka na ba nararamdaman para sa akin? Hindi ba natin pwede subukan to? Di ba? Subukan natin to. Michael. Michael. Kala ko nakamove on ka na. Eh, bago ka na nga jowa, di ba? Si Denise? Wala akong pakialam. Ninet! Ninet, please. Please, balikan mo ko. Bibitawan ko lahat. Go! Iiwan ko si Denise. Para sa'yo. Mahiti! Mahiti! Diba? Ngayon ang hearing ni Moriatic Acid. Alam na sasabihin mo sa mga posibleng tanong ng abogado ni Giselle. Yes, attorney. Not guilty. Pag ginulo ako ni Carlos ulit, alam ko na kung paano ko proprotektahan ang sarili ko. Pati na rin si Anna. Ano, hindi ka pong pumatay? Oo, papatay ako para maprotektahan kita. Cham, oh, si Daxo, nagsasalita sa press? Ang totoong mastermind sa pagkidnap at pagdukot, si Mr. Rosilito Tanyag.